Nag-alok po ang China ng katumbas ng mahigit 700 milyong pisong halaga ng tulong sa kampanya kontra droga ng Pilipinas. Ngayon, kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, isa ito sa mga naging bunga ng pulong nila kagabi ni na Pangulong Duterte at ang ambassador ng China dito sa Pilipinas. Nagbigay raw ang China ng listahan ng mga gamit o equipment na pwedeng paggamitan ng pondo, gaya ng maliliit na armas, mga bangka, at yung tinatawag na night vision goggles. May alok ang China ng tinatawag na soft long-term loan sa halagang 500 milyong dolyar. May alok din na magpatayo ng pangalawang drug rehabilitation facility sa Mindanao. Tumutulong daw ang China sa ating bansa dahil gusto nilang suportahan ang ating laban kontra droga at terorismo. Malabo raw mangyari ang panawagan ng UN High Commissioner for Human Rights ayon sa ilang mambabatas. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, may immunity ang Pangulo sa kanyang termino. At kahit daw may nangyaring pag-amin, hindi uusad ang kaso sa kahit anong korte kung wala namang ebidensya. Para naman kay Kabayan Party List Representative Harry Roque, na isa ring international law expert, hindi raw nagiging patas ang international community sa ating gobyerno. Inaasahan pa rin daw ba ng UN na tatanggapin sila sa bansa para imbestigahan ang mga nasabing insidente? Gayong may ganito ng mga komento ang High Commissioner? Sabi naman ni Santigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, hindi maaaring basta-basta imbestigahan ng hudikatura si Duterte. Maaari lang daw silang umakto sa mga kasong isinasampa sa korte. The court is not engaged in investigation. No? Kasi ang court is passive. It will only act on cases that are brought before it. Kasi may tinatawag na justiciable cases, diba? Justiciable issue or controversy. So we don't... The court is never engaged in investigation unless it involves its own personnel. Inampa na ng kaso ng Department of Justice sa Quezon City Metropolitan Trial Courts si Senator Lyla de Lima para sa pagpigil ito sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dion mula sa pagdalo sa pagdinig ng Kamara Ingil sa Bilibid Drug Trade. Report mula kay Eunice Samonte. Patong-patong na kaso ang sumalubong kay Senator Lyla de Lima sa pag-uwi nito mula sa kanyang bakasyon sa US at Germany matapos sampahan ng Department of Justice ng kaso ang senadora ngayong umaga dahil sa paglabag nito sa Article 150 of the Revised Penal Code of Disobedience to Summons. Kaugnay ng pagpigil nito sa kanyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan sa pagpunta sa nakaschedule na hearing ng Committee on Justice noong October 6, 2016 kaugnay ng pagpapalaga ng ilegal na droga sa loob ng National Bilibid Prison. Matatandaan noong Setyembre 28 ngayong taon, nag-issue ng subpoena ang House Committee on Justice kay Ronnie Palisok Dayan na tinanggap mismo ng kapatid nito na si Elmeta Toreta. Ngunit dahil umano sa isang text message ni Senadora Lyla de Lima noong October 1, 2016 sa anak mismo ni Dayan na si Hannah May, ay sinunod nito ang payo ng senadora na huwag munang magpakita sa kamera sa kabila ng subpoena. Ang criminal case file ay dinala ng mga kinatawan ng Department of Justice sa Metropolitan Trial Court Quezon City Branch na may criminal case number 16-13772. Ito ay pirmado ni Officer in Charge Prosecutor General George Catalan Jr. at Assistant State Prosecutor Vilma Lopez Sarmiento. Samantala, ang kaso ay nakatakdang hawakan ni Judge Maria Ludmila De Pio Lim. Matatandaan na una na rin nabanggit ni Oriental Mindoro Representative at Chairman ng House Committee on Justice Reynaldo Umali na patuloy na rin pinag-aaralan ang pagre-rekomenda sa Kamara ng paglabas ng warrant of arrest laban sa senadora dahil sa patuloy na pagbabaliwala nito sa show cause order. Tahimik at di naman nagbigay ng pahayag ang senadora sa media sa pagbabalik nito sa Pilipinas kagabi sa kain ng Qatar Airways dakong alas 10:30 ng gabi sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Kahit inamin kamakailan ni Pangulong Duterte na may mga sakit siya, wala raw dapat ipag-alala tungkol sa kanyang kalusugan. Yan ang iginiit ng Malacanang kasunod po ng ilang panawagan na sabihin ng Pangulo kung ano talaga ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Balitang hatid ni Joseph Morong.
Nakakabahala raw ayon kay Senator Panfilo Lacson ang pahayag ng Pangulo na may mga dinaramdam siya kaugnay sa kanyang kalusugan. Kaya paalaala niya sa Pangulo, responsibilidad niyang tapatin ng taong bayan tungkol dito. Nagkakaroon ng uncertainty, tapos although clear naman yung ating rule sa Constitution sa succession. So we should not be worried na kung may mangyari sa Presidente, magkakaroon tayo ng hayatus o kaya may vacuum ng leadership. But then, sabi ko nga, siya yung binoto and he should be there until the end of his term. Ipinunto naman ni Senator Leyla Dilima na nakasaad sa konstitusyon na dapat sinasabi sa publiko kung may kritikal na karamdaman ng Pangulo. Paano raw masasabi ng palasyo na hindi kritikal ang karamdaman ng Pangulo kung hindi ito naka-attend sa ilang events dati at hindi nakapagtrabaho? Sa isang forum nung isang linggo, mismong si Pangulong Duterte na nagbulgar na bukod sa araw-araw na migraine, may problema din siya sa spine, kaya gumagamit siya ng isang uri ng pain reliever. I had a bad sleep. The last one was this. And I hit the cement. I have a lot of issues with my spine. I used to press something here, fentanyl. It's a painkiller. It's being used by patients with cancer. I was only given a fourth of that square thing. Bukod dyan, inamin din ng Pangulong meron siyang Barrett's disease na nakakaapekto sa kanyang esophagus at Berger's disease na nagdudulot ng pamamaga at pagbara sa mga ugat niya sa kamay at paa. Kaya sabi ng tagapagsalita ng Pangulo, bakit parang kailangan maglabas ng medical bulletin gayong ang Pangulo na mismo ang kusang nagsasabi kung may nararamdaman siya. He actually keeps us updated. What do you trust, the paper or his actions? You know, you see him. He's all over the place. Simula nang umupo sa pwesto nitong Hulyo, halos hindi nababakante ang schedule ng Pangulo. Hinahati rin ng Pangulo ang kanyang schedule sa isang linggo sa pagbiyahe sa Maynila at sa Davao. Simula sa Setyembre nang pumunta siya sa Laos para sa ASEAN Summit, nakakalabing dalawang out-of-the-country trips na siya o average na tatlong bansa sa isang buwan. Bukod pa yan sa mga out-of-town trips niya dito sa Pilipinas. Pagtitiyak ng palasyo, wala naman daw dapat ipag-alala sa kalusugan ng Pangulo. He goes beyond the mere 8 hours, goes to 14, goes to 16 hours, and still keeps going. Correct. You know, sometimes it just takes God to stop him. Take him seriously in the sense that he doesn't always feel in the peak of health. However, as my doctor said in Philippine Heart Center, he said, much of these things we go through are really wear and tear. I mean, he's 72 years old, give him a break. Joseph Morong, GMA News. Na inutusan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre si Immigration Commissioner Jaime Morente na ibalik ang 20 million pesos na bahagi ng 50 million pesos na umano'y na extort mula sa kampo ng negosyanteng si Jack Lam. Ayon kay Morente, inatasan daw niya si dating Immigration Intelligence Chief Charles Kalima na magsagawa ng counter-intelligence operation laban sa mga dating deputy commissioner na sina Al Argusino at Michael Robles. Si Argusino at Robles ang kumuha umano ng 50 million mula kay dating Police General Wally Sombero. Ang pera galing umano kay Lam. Dati nang sinabi ni Robles at Argusino na 2 million ang ibinigay nila kay Sombero at tumingin naman ng 18 million piso si Kalima. Nauna namang na-turn over sa DOJ ang 30 milyon na natira kina Argusino at Robles. Itinanggi na ng dalawa na nagpasuhol sila kay Lam. At sa halip ay giniit na gagamitin lang daw nilang pera bilang ebidensya sa investigasyon sa katiwalian. Ayon naman kay Morente, ang paghingi ni Kalima ng 18 milyong piso ay paraan daw para makakuha sila ng matibay na ebidensya laban kina Argusino at Robles. Utos ngayon ni Aguirre, ibalik ni Morente ang natitirang 20 milyong piso sa loob ng 24 oras. Pinasusumit rin ang lahat ng kopya ng mga report sa sinasabing counter-intelligence operation ni Kalima. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Morente tungkol po sa isyong ito. Tigil putukan muna sa pagitan ng militar at mga rebeldeng grupo tulad ng New People's Army, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Ayon yan mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdiriwang na ika-81 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines, inigayat ng Pangulo mga rebelde na gamitin ang panahong ito para makasama ang kani-kanilang mga pamilya ngayong Pasko. Magsisimula ang ceasefire sa December 23 hanggang 27 at ipatutupad muli sa December 31 hanggang January 2 o 3 ng susunod na taon. Kasabay nito, tiniyak niyang walang aarestuhing rebelde. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi kasali sa ceasefire ang mga grupong kriminal tulad ng Maute Group,
at Abu Saya. I will honestly ask you sincerely for a ceasefire sa mga NPA, for the Communist Party of the Philippines, although you did not declare any cessation of hostilities somewhere, I would like to invite everybody, leave your arms where they are ngayon, and you can come down sa siyudad, wherever you live, you visit.